How do you assess now the first 100 days of your younger brother, President Bongbong Marcos? Alam ko, ate kayo, baka hindi kayo objective, pero how do you assess your younger? Pero siguro, ang masasabi ko na lamang, talagang nahihirapan pagkat 31 million ang dapat pakinggan. Sa dinami-dami naman ng sumuporta at tumangkilip at nagmahal, talagang kinakailangan suriin ng maigi, pakinggan ng isa-isa at gumawa ng desisyon. So siguro, eto na nga. At aminin na natin talagang yung expectations, talagang nothing short of a miracle. So I think we will be doing better very quickly. But in the meantime, eto nga, harapin natin itong cost of living nightmare that's really upon us. Ma'am, yun mention naman ninyo about Noche Buena Challenge. What suggestions would you recommend from the Senate side to help the inflation? Alam ko hindi naman problema ng Pilipinas alone yan, ma'am. It's because of the Ukraine war, it's because of the all this international, yung dollar tumataas, the whole world naman may devaluation. What are your thoughts about the Noche Buena Challenge? Well, sinabi ko na noong pa, no, nung umupo yung aking kapatid ni PBBM, na walang himala. Parang sa sine. Parang sa sine ni Nora Honore, wala talagang himala. It's the 50th anniversary, by the way, of himala by December. Wow. Yeah, so bigla akong naalala eh. Ang tanda na namin. Wala nang banggitan nun. But wala ngang himala pagkat yung mga problema nananatili pa rin sa mundo, ano, yung global food shortage, hindi lang naman dito sa Pilipinas. Ganun pa man, hindi tayo sumusuko, sayang naman yung pangalan ko, ano, I may solusyon. I may solusyon. Kailangan solusyonan eh, kahit bahagya, kahit papano, mapawi ng konti, ang unbearable indeed cost of living that confronts us today. And appears to inflict a very, very meager Christmas. But there are a number of things that I've already tried. Unang-una, yung Kadiwa revival. In many cases, there's a great deal of inequity in the distribution of food. Tinatapon namin, sa halimbawa, sa Norte, sa Ilocos Norte, sa Benguet, sa Kalinga, tinatapon ang gulay. Hindi mabenta ang gulay sa Bukidnon at sa Jensan. Ngunit sa Manila, ang mamahal, kulang-kulang pa. So I think we should help in the distribution. So we've bought trucks with Kadiwa. We've tried to distribute what we can distribute that's locally available. Apakamahal ng shipping cost mula sa Mindanao, mula sa Cebu, hanggang dito sa Manila. If you recall, Kadiwa is one of our legacy projects. Sinasabi ko legacy kasi simulan ng tatay at nanay ko yan. Dati nasa FTI sa Bikutan, ang tambakan niyan. Lahat itatambak dyan, yung North Expressway, South Expressway, lahat dadalhin sa Bikutan sa FTI. At dun sa FTI, may cold storage, may processing nun. Nakakalat dun lahat ng truck na dadalhin lahat ng produkto at that time sa 400 markets of Metro Manila. That was the plan. From the north, from the south, they'll all end up in Bikutan and then be distributed in the different centers. Things today are not so simple because we have to import from Mindanao, from Palawan for the fish, and even from the uplands of Luzon, crisis is very, very evident. So what we need to do is firstly, sort out local distribution, whether by land, bring down the cost. Walang backload. Ang sinasabi ng mga shipper natin, wala naman kasi backload, kaya doble ang halaga ng shipping. Pakatapos yung issues ng pag-i-import. Yan ang dapat harapin. Tunay nga na may kakulangan, mag-import nga tayo. Pero yung importation, wag naman katakot-takot. Alam natin na hindi naman ganun kadami ang kakulangan. At maari naman tayo makipag-usap sa ating mga neighbors. We've already been talking to Vietnam, for example, with regards to rice. Kasi
nagkakadamutan eh ng export ng bigas. Alam naman natin yan. Kasi may shortage nga sa buong mundo. Yung iba't ibang bansa, naninigurado rin na meron silang sapat na supply ng bigas. Ayaw na rin mag-export kahit may pera ka. Kaya nakakatakot. And thirdly, of course, we need to start value adding. Marami kasi tayong produkto na hindi naman processed. Kinakailangan i-level up natin yung value adding and finished goods. And of course, last but not least, medyo long term to, hindi nito aabot ng Noche Buena. Ang problema dito, talagang nagtaasan lahat ng halaga ng inputs to agriculture. Nagsimula yan sa krudo, ang presyo ng gasolina at ng diesel. Ano? First time sa buhay ko yata na yung diesel mas mahal pa kesa sa gasolina. Paano na lang yung mga magsasaka, paano na lamang yung namamangka at nangingisda. And of course, fertilizer, another worldwide shortage. Nakikipag-usap tayo sa iba't ibang bansa, including China. Tumutulong naman sila kaagad-agad. Mababait naman sila sa atin. Pero siguro, seryosohin na natin yung organic, yung composting. Kasi one-third of the price, na ipakita na yan sa Leyte ng Ruchi Rice, and many other organic producers. Pwede namang hatiin eh. Hap-hap na lang tayo sa inputs ng organic. Kalahati rin yung urea na saksakan ng mahal. I think the issue also is with feed and the issue also is with fuel. So yung inputs are really hampering production. Ang problema pa sa kamahalan, maraming hindi na nagtanim. Sa aming hometown ng Batak, nakatiwangwang yung bukid eh. Sabi nila, hindi daw sulit at hindi daw nila afford na makapagtanim. And finally, of course, there's the failure to invest in agricultural infrastructure. Irrigasyon, walang tubig. Yung soil regeneration, hindi naman natin masyadong sineryoso. So these are the issues. Yung farm-to-packet road, kasama na rin dyan, pero sana maging farm-to-market na totoo. Pero long-term yun. Sa akin, distribution muna at saka yung government-to-government importation and other arrangements with the governments to bring down the cost for the time being. Thank you very much. Ang dami niyong alam, ha? Senator, hindi kasi ang issue kasi ang tagal kong governor sa probinsya. Hindi naman ako naging governor o city mayor eh. Galing talaga ako sa Mambubukid na constituency. Kaya pagtiyagaan na lang ninyo at alam ko din yung nangyayari doon. Iba naman yung outlook dito sa Maynila. Dito sa Maynila parang ang dali mag-import eh. Paano naman yung mga magsasaka natin sa malalayong lugar?